Tapos naman daw ang pagpaparetoke ng ilong ni Josephine. Yun nga lang, nung minsang sinaktan siya ng kanyang mister, napuruhan ito at dun na nagsimula ang sunod-sunod niyang mga kalbaryo. TLC, Tender Loving Care. Yan ang payo sa mga nagparetoke. Bagay na hindi nagawa ni Josephine. Ang ilong kasi niyang pinaturukan ng collagen para tumangos, namaga at tila nadamay na rin ang kalahati ng kanyang mukha. Pero hindi naman kasalanan ni Josephine ang nangyari. Dahil ang kanyang mister, sinapak ba naman ang pinaretoke niyang ilong? No, 2016 po, nakipag-inuman niyang ang asawa ko po sa kapitbahay. Umuwi po siya kasi gulisin niya ako. Sinasabihan niya ako na may lalaki. Sabi ko, wala ano ba problema mo? Hanggang napatayo ako, bigla niya ako sinuntok sa ilong. Tubong Negros Occidental si Josephine para mabuhay ang siyam niyang mga kapatid. Nag-waitress siya sa Japan. Pero kinalaunan, balik Pilipinas siya. Binata pa siya, hindi pa siya nakaasawa. Marami yung tinulong niya sa amin. Kwarta, bahay namin, pinagawa niya. Kwento ng kapatid ni Josephine na si Jerlan, banidosa raw talaga ang kanyang ate. Kaya naman nung nalaman nitong may bagsak presyong pagpapatangos ng ilong sa Maynila, agad niya itong pinatos. 2005 po. Tulok siya po, collagen daw po yun. Pinaturukan ni Josephine ang collagen, ang kanyang ilong. Hanggang taong 2010, nakilala ni Josephine si Nardo, hindi nito tunay na pangalan. Nagtana at nanirahan sa Palawan. Nagkaroon sila ng dalawang anak. Pero ang dating matamis nilang pagsasama, napalitan ng araw-araw na away na madalas daw nauuwi sa sakitan. Alang-alang sa kanilang mga anak, tiniis daw ni Josephine ang pananakit ng kanyang mister. Na ano nga po ako sa kanya, bakit pinaglalaban pa niya? Ayaw daw niya ng gulo, kasi ang alam ko tinatakot siya nung lalaki. Nagalit din po ako sa kanya. Sabi ko, pag may nangyari sa kapatid ko, kung ano yung nangyari sa kapatid ko, babalik ko din sa'yo. Hanggang nitong February 2016, dahil sa matinding selos, nasuntok daw ni Nardo si Josephine sa pinaka-iniingat-ingatan pa man ding bahagi ng katawan ni Josephine, ang kanyang retokadong ilong. Binaliwala lang daw ito ni Josephine nung una, pero makalipas ang isang taon, ang kanyang ilong unti-unti na lang daw namaga. Pagmamamaga niya po ay siya dahil sa ano talaga po, pagsuntok, kasi may technical fracture ang ilong ko daw. At nung nagpa-check up siya sa doktor, doon na niya nalaman na may bone fracture o bali ang kanyang ilong. Doon din lang niya nalaman na meron siyang TB o tuberculosis. Dugo po lumalabas, tapos sabi ko, bakit malangkit? Pero siguro, tiniko, doon po sa kulad din. November 2017, bumalik ang pamilya ni Josephine sa Sipalay, Negros Occidental. Matapos mamatay ang isa niyang kapatid, nagulat na lang daw at nabigla ang kanyang mag-anak sa kanyang itsura. Gusto namin nga ang iyagin himo, dapat tani kung mag-away lang sila, hindi lang tani pa isuntok ko. Yan lang, ba-ba lang. Kaya isinama siya ng kanyang kapatid na si Jerlan pa Maynila para makapagpa-check up. Nung mga panahong yon, unti-unti na rin daw nanlalabo ang mga mata ni Josephine. At matapos ang ilang laboratory tests, napag-alaman nang si Josephine may nose cancer. Bako ito nasuntok, may buko na ito. Pagpangalak ko, pero parang ganito lang kami, kaya ko kulari lang. Hindi ako halos makasama. Hindi ako makalunong na maalos po. Dahil sa patuloy na paglaki ng tumor sa kanyang mukha, tuluyan na siyang nabulag. Hirap na rin ngayong huminga, magsalita. May bukol na rin kanyang leeg. Ang lips na mga mata ko, nailaliman na siya ng mga mula daw. Ang malala pa rito, hindi lang daw buhay ni Josephine ang nasa bingit ngayon ng panganib, pati na rin daw buhay ng walong buwang gulang na sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Kailangan daw munang mailuwal ang kanyang sanggol bago maipagpatuloy ang gamutan sa cancer ni Josephine. Maselan ang pagbubuntis niya. Unang-una sa edad niya na 38 years old,
kinukonsider na po namin itong high-risk pregnancy. Pangalawa, dahil sa bukol niya sa cancer na apektuhan. Compared sa normal yun na baby, mas maliit ang baby niya. Alam na ako. Ayaw ko mawala na ako. Ayaw ko mawala ako. Gusto ko panlabak sa ngayon o bukas. Matanggal na yung bata. Magkabot na po ako. Parang awa nila. Ano nito? Kahit marami o talaga kami dito sa hospital. Walang hapila-pila. Parang awa nila. Kung si Jerlan ang tatanungin, gusto niyang idemanda ang kanyang bayaw na si Nardo. Asawa na nga niyang papatay sa kanya eh. Ang sinasagot palagi, ayaw ng gulo, ayaw ng gulo. Kapag napatunayang sinaktan nga ni Nardo si Josephine, nilabag nito ang Republic Act 9262 of Violence Against Women and Children. Maaari siyang makulong ng 6 hanggang 12 taon at pagmumultahin pa ng hanggang 10,000 pesos. So kahit isang beses lang niya nasaktan, yung isang krimen na yun sa kababaihan. Pwede rin siya mag-file ng case kasi criminal case na nga ang tawag doon. Eh. Tapos pwede rin siyang humingi ng protection from the court. Kung halimbawa gusto niya nang magsampan ng kaso. Yung pagpapatawad, yun yung isang napapansin namin sa mga kaso ng ganito, ng domestic violence. Pagka ganun, babantayan natin doon yung wag na mangyari ulit, yung pang-aabuso. Sa amin niya, kuya, hindi na kuya magsampa ng kaso. Basta gusto ko lang, mag-ayaw lang tani si Josephine. Para kunin ang panig ng mister ni Josephine, pinuntahan namin ito sa Sipalay Negros Occidental. Pumayag itong magpa-interview sa kondisyon na itago ang kanyang itsura. Ayon kay Nardo, mahal daw niya ang kanyang misis. Alam din daw niyang retokada ang kanyang ilong. Pero dahil daw sa matinding selos, inamin niya, nasaktan niya ito. Pero hindi raw niya ito sinuntok. Sa halip, nasampal lang daw. Hindi rin naniniwala si Nardo na ang pananakit niya ang sanhi ng cancer ng kanyang misis. Dahilan na lang siguro yung ano ko doon, nasampal ko sa nga naglabas yung ano niya sa ilong niya. Kasi may mga lahi din kasi yan ng ano eh, cancer talaga. Dalawang kapatid niya namatay na rin, ganun din ang sakit niyan. Takot din kasi baka isipin nila nga, sampan ako ng kaso ng ganun. Pero sana wag naman. Pinagsisisihan na rin daw niya ang ginawa niyang pananakit sa kanyang asawa. Katunayan, gusto sana niya itong bisitahin para makipag-ayos. Sa pahintulot ni Josephine, pinalipad namin sa Maynila si Nardo. May kunting kaba kasi makikita ko sa personal. Hindi ko alam kung anong reaksyon ko mamaya kung makita ko siya. Lalabas ako. Tawad ko sa ano kag ano mag-alala man. Mga anak ko, pinag ko sa akin. Basta ka na kita pinatawad. Noon pa. Matagal na. Gusto ko mabuhay para mahala ko. Gusto mo, babantayan kita hanggang magaling ka. Hinarap din ni Nardo ang kapatid ni Josephine na si Jerlan. Galit ako sa iyo, masama ang logo kasi ang laki ng pinagbago ng mukha ni Jopay. Kung hindi mo ginawa sa kanya yan, di magkakaganyan. Ako lahat, mag-isa lang ako dito, parit-parit po.
Pero wala na akong magagawa kasi pinatawag ka na ng kapatid ko eh. Pero posible nga bang talaga na ang lahat ng pagdurusa ngayon ni Josephine nagsimula matapos masuntok ang niretoke niyang ilong? Sa cancer ng ilong at yung mga tinatawag nating sinuses, mas mainam kung mag-focus tayo dun sa mga proven or mga naaral na possible causes ng cancer like smoking and yung mga lifestyle choices natin like alcohol intake. And another thing, pwede rin kasing nasa lahi or nasa genes. Yung trauma or yung sinasabi nila na nangyari kay Josephine, posibleng hindi masyadong naka-apekto dun sa pagtubo ng kanyang bukol. No? Mas iisipin ko na meron siya talagang potential in the first place, natubuan ng bukol. Wala masyadong pag-aaral between yung mga tusok-tusok o yung mga aesthetic na mga procedure sa mukha at development ng cancer. No? Pero infection, posible. At marami rin na nasuri na ganyan. Sa mga kalangkalita sa akin, humihingi ako sa inyo ng tulong na kailangan ko. Baka ano ng financial, gamot, pagkain, para gumaling na ako, maging malakas ako. Mahirap husgahan ang mga taong nagpaparitoke. Personal nila itong desisyon. Pero hindi rin tama ang pananakit ng kapwa, lalo na ng kabiyak. Samantala, ang kailangan ngayon ni Josephine, pagmamahal at pagkalinga.